Ang gusto mo pa ng halian, sinigang o adobo? Mm-hmm. Sinigang, adobo. Mm-hmm. Kahit ano, basta naman luto ng asawa ko, siguradong panalo eh. Mm-hmm. Ah, sige, ako na bahala ah. Mm-hmm. Ikaw na bahala. Kahit na sabaw ka pa lang. Mm-hmm. Basta gawa mo. Talaga? Panalo. Good morning, Jude. Clara. Good morning. To check mo na si Heart? Salamat. Pagkatapos nito, pumunta na lang tayo sa police station. I-follow up na natin yung sketch na binigay natin sa kanila. Tatawagan naman daw nila tayo, di ba? Muntay na lang natin. Tsaka gusto ko rin kasi dumito muna sa bahay para makasama ko si Heart at Clara. Naiintindihan ko, June. Ako na lang yung pupunta sa kanila. Anyway, Heart seems to be doing fine. Nauna na ako. Magkita lang tayo ulit. Clara, hatid ko lang si Gia sa labas, ha? Sige, Clara. Mauna na ako. Ingat ka. Goyong, isa na lang makukumpleto mo ng digestive system. Alam ko to eh. Nabasa ko po to. Oo, dahan-dahan lang. Isip ka siyempre muna. Small intestine po, doktora. Correct! Very good! Yay! Gia, naisip ko lang, parang nagiging komplikado na yung paghahanap natin sa anak natin eh. Ba't kaya hindi tayo humingi ng tulong sa isang private investigator? Actually, naisip ko rin yan, Jude eh. Tsaka, hindi na rin kasi ako pwede umaabsent sa trabaho ko. Kailangan ko mag-ipon eh, para sa pamilya ko, para kay Heart. I understand. Ako rin naman marami akong kailangan asikasuhin sa ospital eh. So, don't worry, Jude. I'll look into it. Salamat, Tia. Sige, mauna na ako. Naku, Goyong, ang laki ng improvement mo, ha. Kaya sigurado ako makakapasa ka na sa exams nyo. Sadik ka na, Kuya Goyong. Kakayanin mo din to. Ang galing mo, Kuya Goyong. Salamat sa'yo, Bingo. Pati na din kay Heart kasi siya yung unang naniwala sa akin, eh. At syempre, sa'yo din po, Doktora. Salamat po, Doktora, kasi pinagtsagaan niyo po ako. Pero, Goyong, unang part lang yan ng paghahanda mo. Meron ka pang kailangan pagdaanan para masigurado mo talaga makakapasa ka sa exam. Sali lang! Oh, Bart! Parang Jude! Ay, si Aling Reporter. Aling Reporter, si pare kong Jude. Tatay ni Hart. Magandang araw po, Mr. De Jesus. I'm Chris Arboleda from PhilippineNews17.com. Pwede mo kaya kayong ma-interview tungkol sa kondisyon ni Heart? Kasi po, gusto po namin kumustahin ang kalagayan ni Heart matapos na mailabas siya mula sa ospital. Ganun ba? Sandali lang ah. Kakausapin ko lang yung pamilya ko. Ay, salamat sir. Bart, kamo na bahala. Kasi... Okay naman po kay Heart ang kanyang home care? Wala naman po bang naging problema? Wala naman po. Kasi sinigurado ni Dr. Margaret na handa at may clearance sa anak namin bago iuwi dito sa bahay. Hindi naman ho kayo nahirapan sa pagbabantay kay Heart. Siyempre, alam naman po natin na hindi talaga madali kung may pasyente sa bahay. Tinulungan po kami ni Doktora kahit sa scheduling. Kaya hindi lang si Heart yung handa, kundi kami rin. Tsaka kung sakali naman po nandito yung mga kabarangay namin, handa naman silang tumulong pag may kailangan kami. Solid yata mga yan, di ba mga barangay? Sa mga netizens na patuloy sumusuporta sa anak ko.
Maraming salamat sa inyo. Pero meron po kaming nakalap na balita na hindi na raw si Doktora Margaret ang attending physician ni Hoy. Totoo ho ba ito? Opo. Totoo po yan. Pero kahit na hindi na siya ang doktor na anak namin, malaki pa rin yung pasasalamat namin kay Doktora Margaret dahil sa lahat ng tulong at support ang binigay niya sa pamilya namin. At kung hindi po kay Doktora Margaret, malamang nasa ospital pa rin kami hanggang ngayon. Kaya habang buhay po kaming tatanaw ng utang na loob sa kanya. Oo nga, Ali Reporter. Saludo po kami kay Doktora. Di ba mga kabarangay? Oo, naman! Doktora, kinakabahan nga po ako dun sa totoong exam eh. Tapos dadagdagan niyo pa po ng isa? Goyong, importante itong mock exam na ito. Para nga mabawasan ang kaba mo. Maranasan mo na kung paano mag-exam na may pressure. Tapos makikita mo kung maalala mo ba lahat ng mga natutunan mo. O, di ba? Kaya mo yan. Sige na. Sige, Kuya Goyong. Parang practice lang to. Oo nga, Kuya Goyong. Kakayanin mo din to. Sige po, Doktora. Lalaban po ako. Ganyan. Sige. Have you seen this? Kudos to Doktora Margaret. May God bless her. Congratulations to Hart and the Jesus family. Idol ko talaga si Doktora Margaret. Magaling na nga, mabait pa. Angas! Sobrang bait naman ni Doktora. Gusto ko po maging katulad niya paglaki ko. Doktora, kamusta na kaya si Kuya Goyong? Silipin ko kaya. Wag, gumustorbahin siya. Dito ka lang, dito tayo maghihintay. Mamaya kung ano pang magalaw mo dun sa loob. Pero Doktora, hindi naman niya po makikita. Heart, baka may magalaw ka pa dun. Mahirap na, dito ka na lang maghintay. Hindi naman pwede sa bawat pagsubok na dumaan sa Kuya Goyong Boy na doon tayo para umalalay. Kailangan siyempre matuto siyang harapin yung mag-isa, di ba? Sige po, Doktora. Doktora, naka 79 po ako. Wow, galing! Handang-handa ka na, Goyong, para sa talagang exam. Congratulations! Maraming salamat po, Doktora. Eh, kung hindi po kay Doktora Margaret, malamang... Ngayon, sabihin mo sa akin, napabagsak na si Margaret. Alam mo, nung sinabi ko sa iyong itigil mo na ang illegal na diskarte kay Margaret, I did not mean na patalo ka sa kanya at hayaan na lamang siyang mamayagpag. Nasaan ngayon ang pinag-iayabang mo? Ano na nangyari dun sa plano mo kay Mr. Cortesano? O yung kay Gia? O kaya yung sa paghahanap sa anak niya, yung apo ni Margaret? Nasaan na? Eh si Margaret, ayan, lalong sumisikat. Everybody's adoring her. Bida na naman siya sa mata ng mga tao. Ikaw naman, saan ka pupulutin kasama ng iyong mga pangako? Tell me, Frances, how are you going to make up for this? I'll fix this, Dad. Kay Doktora Margaret, malamang nasa ospital pa rin kami hanggang ngayon. Kaya habang buhay po kaming tatanaw ng utang na loob sa kanya. Ay, oo nga, aling reporter. We want to congratulate you, Doktora. You're right. Heart is a good investment. For sure, tataas ang ating market value after this day. I assure you. This calls for a celebration, right? I told you, everything that I do is for the hospital. Thank you for trusting me.
Shall we move on to the next agenda? Yeah. Pero kahit na hindi na siya ang doktor na anak namin, malaki pa rin yung pasasalamat namin kay Doktora Margaret dahil sa lahat ng tulong at support ang binigay niya sa pamilya namin. Isang magandang ehemplo talaga si Doktora Divina Gracia. Sana marami pa siyang matulungan ang mga nangangailangan. Dr. Luke Divina Gracia Memorial Medical Center deserves to be number one. Nonsense! Puro kay Ture. Ayun nagkamali nun si Doktora, puro kay Batikos. Kung nagkataong magkasakit kaya ulit si Hart, hate sa naman kayo ulit? May punto ang comment na ito. Kung pwede ko lang itong pusuhan, ginawa ko na. Kahit isang araw lang, nagpapasalamat ako. Kasi kahit papaano, nagkasama-sama tayong tatlo ni Hart. Salamat sa pag-iintindi mo. Akala ko ba okay ka na? Hindi, okay naman. Naisip ko lang, paano pag nahanap mo si Grace? Sa tingin mo, ano magiging reaksyon ng mga taong umampon sa kanya? Yung mga magulang niya ngayon, ano sa tingin mo gagawin nila? Siguro, parang tayo nila Hart. Ayun nga eh. O pag dumating bigla dito yung mga magulang ni Hart, paano pag biglang binawi nila si Hart? Okay lang ba sa'yo yun? Kasi ako, ayoko. Hindi ko bibigay si Hart. Siguro, matutuwa na usong nanay ni Kuya Goyong kapag pinakita yung resulta na mataas niyang exam. Oo nga, Tol. Pinaghirapan yun eh. At saka nakakatuwa din na natulungan din natin yung mga taga sa atin kay Mang Napoleon. Oo nga, Bingo. Isa-isang nawala ang mga problema. Sina tata at nanay, masaya din nung nakasama ko kahapon. Si Dukia naman, umaasa na mahanap din nilang kapatid ko. Kahit nga si Doktora eh, parang sumaya din siya sa pagtulong kay Kuya Goyong, no? Tol, papaano naman to? Mukhang magkaaway pa nga sila Doktora at Dukia eh. Dadating din yun, Bingo. Maniwala lang tayo kay Doktora. At sana talaga, bumuti na din ang pakiramdam ko para magising na ako. Oo nga, Lutol. Malay mo, pagdating natin sa bahay mo, gising ka na. Tara, tingnan natin. Uwi na tayo. Hart, ikaw ang tagumpay ni Margaret. At ikaw lang rin ang tanging magpapabagsak sa kanya. Let's see kung ano mangyayari sa iyo, Margaret. Kung sisirain ko ang kaisa-isang bagay na meron ka ngayon, the thing that you took with so much care, your credibility as a doctor. Mustupi! Big time na kayo ah! Oh. Tignan nyo oh! Viral yung interview nyo tungkol kay Hart. Hindi na! Oo nga! Alam mo, binibiro mo lang kami ha? Hindi nga oh! Pero biro po! Ano sabi ng mga tao? Kinukongratulate po nila kayo sa pagaling ni Hart. Kahit nga po yung mga customer namin sa computer shop kanina, todo comment sa video. Kasi po masaya sila para kay Hart. Aba, eh pati nga yung mga suki ko sa palengke, yan nilang usap-usapan. Pati nga ako kinakongratulate. Ay, Lolo Rambo, kahit naman akong tanungin nyo, pasasalamatan at kukongratulate ko kayo sa laki ng tinulong sa pamilya namin. Tama po si Jude. Kayong lahat po, hindi nyo kami iniwan. Sinuportahan nyo kami, kaya maraming salamat po. At ito po, pinagdadasal nila si Hart at ang pamilya nyo. Todo puri rin sila kay Doktora Margaret. Ako din po, Kuya Vince. Idol ko si Doktora. Ang bait kaya niya. Teka, Kevin. Napapansin ko ah. Parang ang bibo-bibo mo ngayon. Naku, Bustupi. Nagpapag-udshot lang sa iyan. Alam mo na, siyempre, dahil kay Agatha. Tapos, Dupe, huwag kang maniwala dyan. Mga moves lang yan. Hindi naman, Tay. Ito naman eh. Ganon! Tay daw,
Narinig mo? Tay-tay ka pa ngayon, ha? Ganon? Ay, naku, naman tamo mo pangataw pa. Ay, na! Dok, ba't niyo ako pinatawag? Sinabi ko naman po sa inyo, iniisa-isa ko pa yung mga kumadrona tsaka nurse kung sino sa kanila ang posibleng kumuha sa apo ni Doktora Divina Gracia. Ba't ganyan yung mukha mo? Ba't parang nireklamo ka? Hindi naman, may ginagawa. May papagawa ko sa iyo. Mas importante ito, mas mahalaga. Kaya ito dapat ang gawin mo. Ano po yun? Kailangan ko si Heart Jesus. Kailangan makuha ko siya. Yes, Doc. Sleep castle ng kwarto ni Hart. Ispray mo ito sa loob. Ikalat mo ng mabuti para magkaroon ng konting sipon ng bata. Silip-silip ko dyan. Ah, taga-census kasi ako eh. Nag-ano, sesurvey lang. Census? Oo, sesurvey lang. Basta pe, di ba may dumanang taga-census sa atin nung nakaraang buwan? Bakit? Taga-census ka ba? Apo. Apo. Saan na ID mo? Naiiwan ko sa kotse. Teka, kukunin ko lang. Sasamahan na kita. Oo nga, sama ka na namin. Ay, teka. Barangay ano ba to? Barangay 213? Barangay 214 to. 214. Dapat doon ako sa barangay 213, ha? Mauna na ako. Ang gagawin eh. 213. Nakita ko kanina doon sumisilip-silip eh. Diyan? Oo, nandito kumiting kahit parang ganun eh. Hello, Sir Francis. Mahirap po pala yung pinagagawa ninyo. Hindi mapasok yung bahay ni Heart Jesus. Kailangan natin gumawa ng isang malaking distraction. Kailangan mabulag ang mga bantay ni Hart para magawa aking plano ko sa kanya. Okay po. O ito, lalo na sa... Akin na yan. Pausod lang, pausod. Ang galing ko na dyan. Oh, Bingo! Buti na dito ka na. Si Hart ba kasama mo? Opo! Wow! Ang dami niluto ni Lola! Ano po meron? Aling Lusing, bakit ang dami niyo raw pong niluluto? Ano raw pong meron? Gusto lang namin magpasalamat sa mga kabarangay natin sa walang sawa nilang pagtulong sa atin. Magdupi! Aling Lusing! Okay na po ba yan? Excited na po kami ng OG. Oo, masarap po yung puting ng handog. Kaya. Hoy, maghintay kayo ha. Adat na adat kayo kumain ha. Eto na, lilipat ko lang ng lalagyan. Ah, dito. Tulungan na po natin kayo sa paghanda. Oo nga po, aling Lusing, saan po pa ilalagay yan? Hindi mo na paala. Ito na, oh. Sige na. Hey, Vince, sumulang makauna sa pansit eh. Shhh! Maraming salamat sa pakain niyo ha. Lolo Rambo, kami dapat magpasalamat sa inyo dahil sa lahat ng tulong niyo para kay Hart. Layon! Alam mo naman parang pamilya na ang turing namin sa inyo, di ba? Lalo na kay Hart. Oo, pakihiling mo lang si Lolo Rambo. Ayos na yun. Oo, Lolo na. Sige na, kain na. Muna kayo. Ready na! Marami yan, ha? Sige, kain na tayo.
Doc. Ano na itong plano natin? Kailangan natin isang tao na pinagkakatiwalaan ng pamilya. Sino, Doc? Ako na bahala doon. Meanwhile, ito ang gagawin mo. Sa inyo po talaga yan, Doktora. Ginawa ko po yan habang nasa trabaho ako sa vulcanizing shop. Gusto po sana kayo pasalamatan eh, kasi hindi niyo po ako sinukuan. At alam niyo po ba, Doktora, kung hindi po dahil sa inyo, siguro binitawan ko na po yung pangarap ko na makapagtapos sa pag-aaral. Ikaw kasi, wala kang believe sa sarili mo. Pero ngayon, Doktora, tingin ko, na makakapasa na po talaga ako sa exam ko, Doktora. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Salamat din sa'yo, Bingo, ah. Kasi dinala mo ako kay Doktora para makapag-aral kami. Wala yun, Kuya Goyong. Pati na rin kay Heart. Kasi una pa lang, siya na yung nagbigay sa akin ng lakas na loob para tuparin yung pangarap kong makapag-aral. Sana nga lang andito siya para mapasalamatan ko siya. Bingo, sabihin mo, nasaan man ako ngayon, ay masaya-masaya ako para sa kanya. Kuya Goyong, sigurado, masayang masaya-sayad ngayon para sa'yo. Di bale, kapag nagising na si Art, susurpresahin ko na lang siya na naka-uniforme na ako pang school. Sige pa, Kuya Goyong. Aasahan ko po yan. Goyong, basta do your best, ha? Naniniwala kami sa'yo. Pati na si Heart. Hi, Gia. Yes, Dr. Francis. How are you? How's Heart, by the way? I'm good. Okay din naman yung condition ni Heart. She's improving. And I'm actually on the way to check up on her right now. That's good, that's good. By the way, I hope you don't mind me asking, kamusta yung condition sa home care? Hindi ba masikip? Hindi ba masyadong tight yung lugar para dun sa mga machines? Well, naplano naman namin na maayos yung home care. And we made sure to utilize all the space available. In fact, although it is a little bit tight, there's enough room for everybody to move around. Sometimes nga, ang dami pa din ang dumadating dun. Good. Yes, Doc. Ayos na. Oh, what? What happened to the tire of your car? How is that even possible? Kakapalit ko lang yan. You know what? Puso talaga yung modus operandi niya. You have to be careful. Hassle naman ako. Kailan ko may check-up si Heart. You know what? I should call for a cab. Or maybe I can just take you. You can hitch with me. No, Dr. Francis. You don't have to. No, you know what? I insist. Pag tumawag ka ng cab, mag-aantay ka pa. My car's just here. I can take you. It's okay. Thanks, Doc Francis. Don't mention it. Come on. Guard. Thank you. Oh.